Ito, ayan na. Ayun, ang taas pa. Ayun, ang taas pa. Ayun, ang katalisak yan. Ayun, ang mga pa. Ayun, ang taas. Ayun, ang sarap. Ayun, ang sarap. Wait lang, magkano ba rin ito ng motor na to? Ito po, kaya-kaya po natin yan. Okay po? Kaya wala pa po kayong makitang tindahan, may nakitang mangga. Dahil sobrang gutom po, wala na daw siya panlasa. Puro laway na lang daw. Ah, Pinelo! Konti na lang! Bulitad ka? Shit, okay ka lang? Shit, nakabahan ako sa ulo ko. Again, it's Ira, and for today's vlog, andito tayo sa Tagaytay para mag-ride. So mukhang matutuloy na yung Kibyang Tunnel na matagal na namin gustong puntahan, pero last time nga, sarado at hindi kami pinapasok. Nakita namin sa Facebook na open na siya at marami na kaming mga friends na pupunta ng Kibyang. O kaya pupunta tayo ng Kibyang ngayon. So nga pala, no? Nag-stay tayo dito sa napakagandang bahay dito sa Tagaytay. No? Isa sa mga friends natin, ang kanilang rest house. Thank you so much. Thank you. Baya, nasa Cebu tayo. Tapos mag-loop tayo, labas tayo ng Magallanes, pabalik tayo ng, ano, ng Tagaytay. So, all in all, mga... So, 100. Ayaw ba natin yun? Sabi ko, sabi 50-60 lang. Dati nga tayo nag-o-odax eh, tapos... Hindi kasi siyempre, tagal ko din. Sa totoo lang guys, sa tagal namin hindi nag-ride and pansin nyo rin na matagal kaming hindi nakalabas at hindi nakagawa ng mga bike vlogs. Yeah. Pangalawa si Papa Louis, visit nila December, no? Maraming lechon, no? Kaya siyempre, ano muna, hanap buhay muna. Merry Christmas sa inyo lahat and a Happy New Year. Tinatanong muna ako pa. Oh. Namiss mo ba? Oo, namiss namin ito. Yung ride na ito, no? Kasi nga, halos isang buwan tayo hindi nag-ride, di ba? Namiss mo ba kami? And disclaimer lang guys, ha? Kasi baka kami magtanong na naman, mag-comment na naman. Tama. Wala pong political agenda ang aming mga jersey. Yes. At hindi po kami, Lenny! 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 Hindi kasi last time kasi naka-red ako, BBM naman daw ako. So, syempre, minamatch lang po namin sa new bike namin ni Alo ng pink. At nakiride naman po itong mga boys natin. Kaya atin naman, ngayon nakapunan kami. Lenny! 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 Ayan, palabas ng kanto guys. Gamit tayo ng van kasi sobrang putik niya, mahirapan tayo. And papasok lahat ng dumi sa cleats. Ayan, dumi-dumi na niya. So, going sa kanto, nasa 300 meters. Tapos nun tayo mag-apark. Cebu, 20 kilometers nasa Kibyang na tayo. Guys, nawis yung mga ko. So, ito ngayon, pipirma uli ako ng kontrata sa Rangers channel. Okay. Dati po kami nga nagsama ni Scavenge sa channel namin, walang kakwenta-kwenta. Kaya pabalik ako rin. Tandil, walang business. Wala kayong business ron. So, hindi pa kami nakakarating sa Kibyang Tunnel. Gutom na po. Ito na po ang simula ng ahon! Woo!
12% na na. Ayan, kapalit naman downhill. Mas parang may nakikita naman ako. Ahon! Yes! Ah, Pinelo! Konti na lang! Ayan, 22 gradient. Kinaya ng boss ko. Bira lang siya lumabas. Kahit pa paano may lakas siya. Tapos na. Tapos na, ito na. Ilang percent yun? 22. Kaya mo. Wala malabas na ilang. Alam mo ako. Hindi, hindi pa pwede yun. Kanina pa ako dito. Wawa ka, ito mo lang. Hindi, talaga kanina pa ako nagkapahinga rin dito. Magkakape tayo mamaya, hindi ako nagkape. Kasi nakatapar tayo naiilaw, di ba? Kaya natin siya, no? Meron tayo 45 kilometers. Last 15, mga ganun. Last 25. Oh my gosh. 70 kilometers ang one way. Oo, oh, ganun lumalabas. Okay. So lumalabas guys, dahil dumaan kami ng Nasugbu, parang nasa 75 kilometers. Grabe, ano ba? Di ba sa ano lang, mga nasa 60, one way? Yun ang aling motivation ko kanina, last 10, last 15. Magkakape tayo, magkakape. Pahaba po ng pahaba. Kape, kape ang vitamin dyan. So harap na tayo ng coffee. Feel na feel pa natin downhill kanina, meron palang pabawi, no? Bumawi, solid yun. Go, man, go, man. Ah, na naman. Yes! Woo! Yes! Guys, so pansinin nyo yung speed ko dito. Sobrang bagal ko talaga. Ito, the brake ako dito dahil natakot ako sa mga motor na, ayan, unexpected na pumapasok. So, ingat lang talaga dito sa Nasugbu. Craving satisfied. Pero hot coffee at ay. Kasi kung di tayo magkakape at ina-insure ako, nakatutulang na ako. Ito yung advantage ng this brake, eh, no? Kahit ako naka-brake lang kanina, awa ko sa wheel set ko. Sobrang init ng wheel set. Asin! Ay, ate, pingin pa pang tubig. Salamat po. Sir, marami ba nagbabike dito pa akyat? Oo, marami. Magka-weekend, marami. Pero yung awin po dito, kaya naman. Kasi first time namin eh. Opo, kaya. Pero, jam po. Mataas po yan eh. Ah, so pag downhill, dapat kunin na namin yung momentum, no? Para sayang kasi yung papadyakin na paakyat. Yan yung akitan pa natin. Nakita mo, ayun, no? May mga sasakyan doon. May pagkita ko sa'yo. Ay, dali lang, wali ka, dali ka. Nakita mo yung doon yan, ha? Uy, ang taas pa. Saka na ako. Taas pa, ayun, nakita yung sasakyan. Ay, naman pa, ayun, no? Ay, sige, no? Uy, tara po! Uy, tara po! Uy, tara po! Wait lang, magkano ba renta ng motor na to? Go, go, go! 14%! Yes! Yes! Woo! Yes! Woo! Ayun, great! Ano yung mapanuwi naman! Woo! Wow! Woo! Woo! Galing! Dahil wala pa po kami makitang tindahan, may nakitang mangga. Kaya sobrang gutom po, lalo daw siya panlasa. Puro laway na lang daw. Thank you. Ba? Nice na namin ka din naman, may mangga ka na. Hindi halata, di ba? Hindi halata ang lasapag, di ba? Pero in fairness sa kanya, nauuna, talagang mahatos talaga. Ahon. Uy, pero bago yung chain ni Alo, black pink ko. Cute, no?
Ay, masya sa big ring. Manual lipat na lang ng chain sa big ring. Mas mahirap pa dati sa Odax dati. Oo, grabe. Grabe to. Yung Odax na ginawa namin guys, 200 kilometers. Pero flat kasi. Pero to guys, 63 kilometers pa lang. Pero parang umakit lang kami buong ride. So habang hinihintay natin yung mga iba ating kasama, ginagawa mo dyan. Ginagawa mo dyan! Wala po kasi kaming tindahan na makita sa daan. Baka din. Baka may hilasan dyan. Okay na ako. First time kong dumaan dito, no? Yung Tagaytay via na Cebu going to Quibiang. Kulit lang yun. So, ito po. Kaya-kaya po natin yan. Okay po? Inakit namin yung Sierra Madre. Nahirapan din kami dito, pero talo yun dito. Grabe. Pati yung tala. Naalala nyo guys, pamakit kami na tala. 22% yun. Pero short lang siya. Ito na, stop yung ahoy. Grabe. Basag-basa ako. Parang kung nag-swimming. Ano ka mo dyan? Yan lang yung nasisayo mo kayo. Matagal ka hindi nag-ride. Ito ngayon ang ride mo, di ba? Nice, Min! Go, go, go! Ah, lumi kasama na, oh. Hello! Sige, picture tayo. Kamusta? So, first time namin pumunta rito sa Tukebiang. Okay pala yung mga prota nyo rito. May ahon pa po ba dyan? Madami-dami pa po yan, hanggang tunnel. Oo, sa tunnel. Pwede ka mag-shoutout? Shoutout mo yung mga kaibigan mo? Shoutout sa ano, Team Caster Alpha. Okay. Napakaswerte ng solo ride ko. Woohoo! Bigyan na sticker yan! Bigyan pala sticker. So ito na pala yung last video ko guys before mangyari yung accident ni Alu. Going to Quibiang Tunnel. Ayan, nakikita nyo yun. Nagaling kami ng ahon. Tapos matinding downhill to eh. Ayan o. Oh. Na-overtake naman ako ni Alu kasi nga siya talaga yung confident sa downhill. And nakita nyo yung bilis niyo oh, sa bagal ko kasi nag-break ako that time. Nakita nyo yung distance ni Alu sa akin guys. Ang bilis niyang lumayo. Ibig sabihin, nasa 50 na siguro yung speed niya dito. Walang break-break, oh. Tingnan mo, wala na siya sa harap ko. Ayan, so ito na yung last curve, guys, before siya matumba. And then, biglang lumuwag yung lock ng GoPro ko, kaya... Oops! Ay, Oh, shit! Halo! Yan yung sinasabi ko, Lo. Yan yung sinasabi ko. Kaya sabi ko, di ba lusong? Balitad ka? Shit, okay ka lang? Okay ka lang? Kago naman. Check mo nga. Buti naman, hindi ka masyado nasugatan. Ang lakas ng loob ni Alo sa lusong. Ako talaga takot-takot sa lusong. So nakita nyo guys yung binaba namin. Preno lang talaga ako dyan eh. Na-overshot ako. Ah, lumabas ka dito no? Hindi na ako makapasok. Ulo ko, shit. Oh, check mo muna kung may balik ka, sugat. Kinabahan ako, Lo. Medyo malayo ko eh, kaya nakita ko lang may tumambling eh. Ano, wala masakit? Na-experience ko na yun, nag-nabay siya. Hindi ma-ship sa big ring. Ay, maingay na siya, Lu. Dito, parang maano dito. Maingay na siya? Ilang sisila. Pero yung che-che. Ano? Ito, lumipad yung ano mo. Ulo ko, oh my gosh. Masakit? Nailo ka? Pero yung bagsak niya hindi naman malala eh. Lu, nakita ko eh. Kasi nung ka-check ko siya, nakaupo na siya eh. Nasa likod ka niya? Oo, in-overtake niya nga ako. Mabilis talaga siya sa lusong. Talagang confident siya sa lusong. Hindi, ano, natakot ako. Itagang pababa to. Oo nga. Lumabas siya dito. Banking mo lang yung katawan. Oh my gosh, yung ulo ko. Iniisip ko yung ulo ko. Shit, nakabahan ako sa ulo ko. Anong napafilm mo? Anong naman? Hindi ko alam saan tayo pupunta. Okay. Kailangan pasundo na lang siya. Kaso wala magsusundo. Para sure, kasi masakit yung ulo niya eh. Hindi ko alam saan tayo pupunta. Saan tayo pupunta? Napablock yung ulo ko? Oo, lagi. Tanggalin mo yung helmet mo. Oo, para ma-press ko muna yung ulo mo. Wala signal? Tawagan natin si Papa. Wala pa signal. Na-block ako. May tubig pa tulo. Tubig pa na. Pagkakamulog ka mo. Sa ano? Pero ayan mo muna dyan sa mga malaglag pa dito sa likod. Oh my gosh, parang tumama yung ulo ko. Hindi tumama yung ulo ko. Hindi kasi pag ano, hindi naman siya. Pero walang dugo eh. Hindi, yun nga ang problema. Walang yun na yung mahirap eh, pag internal bleeding. Kaya kailangan na maano.
Pilak sa sinalubo sa Downy, Lu. Natatawa talaga ako sa Downy. Diba anong brand ng bike mo, Lu? Ayun, no, may butas yung jersey mo, Lu. Ayun, no. Tsaka yung shorts. May so bad. So, last 3 kilometers na lang ito pa, Kabyang. Kaso sabi ko kay Papa, ayan, pinasunod ko dun si Scavendish dahil nauna si Papa sa taas na tumawag na ng rescue. So meron kaming friend dito, si Papa Dads na tiga Alfonso lang. Ayan, nagpatawag kami ng sasakyan para masundo na si Alo kasi ulit-ulit yung tanong niya, guys. Tanong siya ng tanong kung paano siya sumemblang. So parang isang reaction yun kapag bagong untog, yung di ka aware, pwede yung di ka conscious sa mga tinatanong at naiisip mo. So ayan, nahilo siya. So for the last 3 kilometers, guys, going to Kabyang, since wala pa kaming sundo or wala pang rescue, sinabihan ko na lang si Scap na i-guide na lang si Alu paakyat ng Kabyang since marami pa talagang ahon. So ayan yung view namin, hindi ko masyadong na-enjoy kasi just stress kami. And we're here! Yay! Grabe. Ang dami lang pinagdaanan namin para lang makapunta sa Kabyang Tunnel. Hindi ako makikita, sobrang dilim. Wala silang pa-ilaw dito, medyo delikado. So finally guys, after 4 hours, nakarating na tayo sa Kabyang Tunnel. So via, ano kami, via Nasugbu, no? So okay naman yung ride namin. Kaso pagdating dito, sabi nga nila ate, ate, liga, mga bikers umalis na. Opo. Oh, yun. So, so ganito na lang, no? Pasensya na kayo kung hindi, kung hindi namin kayo na-meet kasi nagbaya, Nasugbu kami. Kaso late na kami nakakyat, lalo na may nangyari nga. Tumambay pa kami sa baba, okay. Kaya natagalan kami. So, syempre dahil nandito na tayo sa Kabyang Tunnel, first time natin, mag-iiwan tayo ng remembrance. Grabe, puno pa ng sticker dito. Maraming salamat, boss, Epop, at pinayagan nyo kaming magkabit ng sticker. Sir, since marami nang kabay dito, iwan ko na sa ayan, inyo. Ayan, para pwede silang humingi sa inyo. Okay. Maglalagay tayo ng papaluwi sa kabila. Pero gusto ko isa pa yung runners naman. Wala tayong runners dito. Iyan yung ano pag meron kang pick up, no? Hindi lang siya pang... Si Kasha, o, aning na bike. Papatong mo lang. Naisakay na namin, di ba? Eh, kaso problema namin ni Scabinis, wala kami upuan. Di ba doon kayo? Walang problema, basta Dodge Ram ang gamit mo. Tara! Ito. Tara! Ito nga. Ito siya. Oh, may upo pa kami, ha? Ah, ito. Yan ang Dutch Ram. Isang tawag mo lang. At siya ay Lumire-rescue. Ha? Oh, pa sa loob. Okay, kumakatok. Hello! Ito po ang pagkakaiba ng mga pick-up nyo sa pick-up namin, no? Ito wow, ha? Nakipick-up ka, ha? 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 Actually, yun po. Yun po yung may-ari. I-video nyo po siya. Ayun right. Po, may-ari. At magpasalamat talaga sa kanyo! Yes! Yeah! Thank you po! Akala niyo ma-OP kayo dyan. Okay. Ay, meron pa lang pa window. Excuse me, itong pakisara, may pag-usapan naman kami niya. May privacy pa pala dito. Kala ko order eh. So time check guys, it's 3:19 PM na and hindi pa talaga kami nagla-lunch. So gutom na talaga kaming lahat. Ayun si Alo, nag-rest muna. Nagkikrave ako ng ano, gusto ko yung manok. Yung lechon natin na yan. Narinig namin na merong sikat na lechon manok dito sa Tagaytay. Susubukan natin. Ang Don si Lechon Manok and Liempo. So, tignan natin kung kasing sarap ng lechon manok natin sa tanda. Wow, ay ganun. Since malapit lang naman siya sa pinagstayan natin, 1 kilometer away lang siya. Ayan, dito tayo guys. And bago tayo bumalik sa rest house, bili muna tayo ng lunch. Ayan, meron silang chicken and Liempo. Sarap. Excited! Pero baka masarap yung lechon manok nila guys kasi tingnan mo, jumbo and yun yung gusto kong luto eh, yung medyo toasted oh. Sarap! First time kong bumili ng chicken na hindi liens. Pero since sa Tagaytay tayo, try tayo ng ibang chicken. Diba? Record ko na 3 liempo, 3 whole chicken. Thank you! Thank you! Let's go! Let's eat! Let's eat na! 3, 4 Liempo! Kaburat na. Crunchy yung balat. Marami yung isang order ng liempo niya. So, yun, tapos puro balat pa. Yung masarap. Make your own sawsawa. Meron may prefer na may calamansi. Dito. Yung special sauce lang nila. Ito naman lagyan natin na sili. Ako kasi guys, mahilig ako sa manghang. Kaya gagamitin natin yung binigay nilang sili. Since parang naman sila binigay na sili. So yung soft drinks?
So first time po natin tinry yung lechon manok ng Donsi and speechless po ang ating mga kasama. Sarap. Mm-hmm. Hindi ako makapagsalita na ang totoo lang. Mas masarap yung manok sa manok natin! Nag-enjoy ako, masarap talaga. Mm-hmm. Mga taga-patagay tayo, taga Manila, tapos meron rin sila sa Pampanga yan, bumili po kayo sa kanila. Totoo po yung sinasabi namin, masarap po yung manok at sa kanila. At saka, in fairness, kahit parang sauce, malasa, malasa siya. Mm-hmm. Sarap, masarap po. Tsaka jumbo yung size ng... Toyo pala, bulam na. Toyo talaga. Ganun naman ang hinahalap nila, malambot yung laman at malutong yung balap. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang bagnet na siya. Mm-hmm. Parang bagnet siya. Marami mababagan ito. Ito yung pinaka-intense na bike route. Talo yung mga iba namin tinay na ahon. Back here dito guys sa place kung saan tayo nag-stay dito sa Tagaytay, and marami nagtatanong sa inyo for a link ng Airbnb ng place na to dahil dito rin daw nag-stay si Kong TV and ang Team Payaman, pero sorry guys, hindi siya for rent. This place is private property and talagang pinayaram lang sa amin yung rest house nila, kaya grateful talaga kami, hindi na namin kailangan mag-book pa ng hotel, diba? So ayan, meron din silang pool. Okay, relax tayo dyan later. Gaya sila mag-swimming dahil medyo naraspag kami sa ride na to, guys. So before we go home sa Manila, ayan si Alu, guys. Update sa kanya. How are you daw? Alu is okay. Okay naman si Alu, guys. As in, nag-rest muna siya and nag-nap ng konti bago kami umuwi ng Manila. And papacheck namin siya sa Makati Med. Kasi, anong pakiramdam sa head mo? Wala lang. Gusto ko lang ma-check. Kasi, syempre, ulo talaga yun. Oo. Oh, natakot siya sa ulo niya. Okay naman siya ngayon. Medyo nababalang ko nga siya. Yun lang. Yung parang ulit-ulit siya nagtatanong. Search naman namin sa Google, guys. Parang normal reaction siya. Syempre, naalog yung ulo mo. Ganyan. Ayan, nag-order kami ng bulalo, syempre tawilis, and di nagpa-focus ang camera. Ayan, shrimp. Hindi ako nakakain ng don. Pero ang sarap ng kain niyo kanina. Ang sarap ng kain namin kanina kasi Alu, sobrang napagod siya and pinag-rest muna namin siya since di pa siya gutom. Sama natin siya later, guys, sa hospital. Sana okay yung result. Hey guys! Now we're back here in the condo and tapos na yung Tagaytay ride natin, and nakita niyo naman na after a ride, bumalik ka tayo ng Manila para ipacheck yung head ni Alu kasi medyo mabigat na yung ulo niya and wala talaga siyang maalala or wala siyang memory dun sa accident na yun. Siguro dahil nga trauma and groggy lang siguro. Alu is back! Ayan! Oh my gosh, yung mata ko. Sayang lang guys, hindi pala nakita sa camera yung pag-simp lang, no? I mean, parang hindi ko rin kaya pala. Umakit pala yung camera, so hindi siya nakita yung pagbaliktad. So ako lang pala talaga yung nakakita. Yan sinasabi ko sa'yo, yan yung sinasabi ko sa'yo. Alam mo yung nauna yung sermon bago yung concert. Yun, kasi nga, nung papunta kami ng KBN, guys, ilang beses siya talaga ako in-overtake sa downhill dahil sobrang lakas ng loob niya sa downhill. Ako talaga break kung break dahil takot talaga ako sa memplug dahil alam ko pag sa memplug ako, masusugatan ako at mawawala ako ng career. Charot. So yun, what's your lessons from yesterday? Ano naman, syempre, lagi lang mag-iingat. Alam mo, napansin ko lang na this year, parang tatlong beses na ako. Sa memplug. Focus on the road. Kapag nag-bike ka, yun lang talaga eh. Yung safety mo, nakadepende sa'yo, di ba? Kaya ingat lang talaga. So ngayon, okay naman na. Nagpa-check ako kahapon sa Makati Med, kagabi. Tapos ako mag-on. X-ray lang ako kasi sabi ni Doc, hindi na kailangan sa head kasi hindi naman daw ako nagsuka or something like that. Ang findings naman, okay naman yung lower back. Pero yung neck ko lang, parang medyo ka stiff na ngayon. Stiff siya. Kasi yung normal structure ng neck natin, guys, is... Pa ganun ba? Di ba ganun? Dahil sa batok siguro. Hindi siya straight. Eh yung kay Alu, na-move, dumiretso, kaya nagka-suro stiff neck lang. Kaya pag tumatayo ako, medyo nagalaw yung neck niya. Pero sa head naman, hindi na daw niya kailangan magpa-CT scan or MRI. Yun, tama. Yun, ganun.
syempre gusto ko lang magpasalamat kay Tito Dads pala. Syempre Tito Dads to the rescue. To the rescue. For the rescue naman. Hindi tayo pinabayaan. Oo nga. Kahit hindi ko alam ano nangyayari sa loob sa sakyan, kung ano pa pinagsasabi ko, paulit-ulit-ulit sinasabi ko, ganyan. Parang tintan ka kaya nagtatanong ko paano sumibla. So yun, total ride dating kahapon is 70 kilometers, not bad. Tagaytay to Cabiang via Nasugbu. Grabe yung route na yun. Kung gusto niyo ng challenge, daanan niyo yun, I swear. Sulit pa rin naman yung ride namin kahapon kahit nangyari yun. At least, walang serious injury kay Alu. Yeah. So sabi ko na lang sa kanya, para bumalik agad yung neck niya. Gawin yung ganyan siya. Ito yung workout. Yung workout mo ngayon, no? So yan, thank you guys for watching and see you on our next vlog. Maparapal tayo, Christmas. Merry Christmas!